Totoong pagkakaugali ni Papa P or Piolo Pascual. Yes, yan. So, Kaalindog, this is Chan. It's Chan Chews of Soup and welcome to my channel. Yes, mga kaalindog, this is it. Ito na naman po tayo. At nandito na naman po tayo sa aking kaalindog, Chan Chews of Soup vlog. Yes. Yes, 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 yes. Bago po tayo mag-start sa ating mga experience ko sa showbiz na mga pagkakaugali nila, eh, mag-subscribe muna sa akin channel na Chance Yusuf Su para updated kayo sa aking vlog. Yes! At eto na nga mga kaalindog, ang ating next vlog ko, ang aking vlog 28, ang totoong pagkakaugali ni Papa P or Piolo Pascual. Yes! Yan. So, iisa-isahin natin yan ngayon, mga kaalindog, kung ano yung pagkatao o ano yung pagkaugali ni Papa P. So, ready na kayo, guys? Yes, kung ready na kayo, let's listen na sa ating quest. Sa ating question. Sa ating experience. So, ayan mga kaalindog, ang aking vlog 28 ay pag-uugali ni Papa Pio or ni Piolo Pascual. And ngayon is ikikwento ko sa inyo kasi dahil na-experience ko lang naman din to, dahil memorable ko lang siya kasi dahil nakakamiss yung tawag nito is sa apat na taon na ginagawa ko sa ABS-CBN bilang regular abundance kay Tito Boy and regular audience ng ABS-CBN. So, gusto ko rin i-experience or i-share sa inyo na yung mga artists na nakakasama ko or nakikita ko sa ABS-CBN kung ano yung talagang totoong ugali niya sa personal. So, eto na nga po, is vlog number 28 is syempre si Papa P. Yes, si Piolo Pascual. Yes. Love na love ko 'yan eh kasi syempre yung anak niya is very fan na fan ako. Fan na fan kasi Inigo Pascual ang kanyang anak and syempre hanggang gusto ko makita si Piolo Pascual in person. So, umpisa na natin 'yan is sa una kong year 2016 sa ABS-CBN is naging regular abundance ako ni Tito Boy Abunda is dahil din kay tita lang gumatay yan. Yes. And sa first guest experience ko kay Papa P dun sa TWBA is na-starstruck ako. Yes. Syempre pag first time mo, saka first time makita yung artista is talagang may starstruck eh. Kasi syempre, wow, sabi mo, di ba? Piolo Pascual yan eh, syempre. Ang gwapo. Sobrang gwapo talaga sa first time. Syempre. Syempre nung 2016 is hindi pa yung mahaba yung buhok niya, di ba? Meron kasi siyang time na mahaba yung buhok ni Piolo. So, yung time na yun is clear siya. Malinis, pati yung buhok niya. Tapos, first guest niya. And, syempre, pagtapos ng interview niya, syempre, yung mga audience is something gusto magpa-picture kay Papa P. So, may mga fans club kasi si Papa P dun. So, ang daming tao, ang daming audience. Syempre, pag sikat ang guest is may fans talaga siya. And, ang dami talagang audience. So, sabi ko, wait lang, gusto ko talaga magpa-picture kay Papa P. Sabi ko, kay Piolo Pascual. Piolo Pascual yan eh, sabi ko. And then, magpa-picture ako sa kanya ng whole body. Then, magkatabi kami ni Papa P. Akala ko, yung picture namin dalawa is, nakatingin siya sa camera.
ako lang pala yung nakatingin sa camera. Then siya kasi is may kausap. Hindi ko alam kung sino kausap niya, siguro fans niya. Siguro pagka-click ng picture, ako ang nakatingin, then hindi nakaharap si Papa Phil sa camera. Then, syempre, may kausap siyang fans. And, syempre, sa sobrang daming tao at gusto magpa-picture sa kanya, ayun, nagkagulo na, syempre, may marshal is, habang nagkakagulo, hinihila na si Papa Phil. So, pagtingin ko dun sa camera ko, yun yung experience ko. Pagtingin ko sa camera ko, bakit ganun? Ako lang ang nakatingin sa camera. Si Papa P. Nakatingin doon. Hindi sa camera. May kausap siyang fans. Hindi ko alam kung may pinipirmahan siya. Parang may pinipirmahan ata siyang something magazine. Sabi ko, oh my God, first picture ko yun kay Papa P. Ba't ganun? Whole body na yun eh, sabi ko. Ay, sabi ko. Pero masaya na rin naman ako kasi naka-experience ako ng ganun, sabi ko. Siyempre, first time ko kasi sa ABS-CBN yun. Kaya sabi ko, my God, sabi ko, Papa P. Then second, nakikita ko na siya sa ASAP. Dahil sa ASAP is, kay tita lang din nagbibigay sa akin ng ticket. Kaya ako nakakapanood din ng ASAP. Then, syempre, men's din si Piola sa ASAP. So, every Sunday, nakikita ko si Papa P. Then, pagtapos kasi ni Papa P ng mag-ASAP sa EBS, 3 o'clock, magpa-badminton na yan sa Power Up. Yes, sa Power Up siya nagpa-badminton sa QC. Then, malapit lang din sa EBS-EBN. So, sabi ko, oh my God, si Papa P. Tapos, ayan, hanggang pagkatapos ng ASAP, pumunta kami sa Power Up. Kailangan ko, ay, gusto ko si Papa P talaga. Sabi ko, kailangan may picture kami ni Papa P, sabi ko. Kasi, yung first picture namin nga is, hindi siya nakatingin sa camera. Sabi ko, kailangan magkaroon ako. Then, ayun. Pagkalabas niya, galing sa badminton, syempre yung kotse niya is malapit sa entrance. Sabi ko, Papa P, picture. Then, nagpa-picture naman siya sa nagpa-picture naman siya. Then, selfie. And, naging maganda naman ang resulta. Naging magandang picture naman. So, happy na ako doon. Then, hanggang nakilala ko si yung fans ng admin ng Fiola Pascual. Tita Weng. And, ayun, sabi ko, Tita Weng, ganyan-ganyan. Hanggang makilala ko si Tita Weng, ganyan-ganyan. Meron siya mga dinner something or anniversary na pupunta doon si Papa P sa anniversary. And then sa pitch, dun sa anniversary nila ng fans club na yun ni Papa P is meron silang with picture taking dinner, then picture taking isa-isa talaga. And syempre kapag anniversary ng fans club ni Papa P is palaging kasama si Inigo Pascual. Eh si Inigo is something fan na ako. Tapos na si Inigo. Haba. And something, ayun, hanggang, sabi ko, ito na yung pagkakataon na may picture kami ni Papa P and Inigo. Diba? Father and son. Diba? So, ayun, ipa-picture kami, isa-isa, at maganda naman naging kalabasan. So, hanggang naging fans club, naging fan ako ni Inigo Pascual, and nasanay na kasi kami na every Sunday sa ASAP. And after ng ASAP is, nagpa-power up, badminton na si Papa P. So, kilala na rin kami ni Inigo kasi bago ko makilala si Piolo is, mas nauna si Inigo. So, ayun, something, pag nagpa-badminton, pwede naman pala manood ng badminton ni Papa P. So, habang naglalaro si Papa P ng badminton, nanonood kami. Then, sobrang bait. Sabi ko, ganito pala siya. Kada yung mga naglalaro na badminton doon, is mga nagpapa-picture sa kanya, is willing talaga siya. Huwag lang siguro, huwag lang siyang storbahin sa paglalaro. Kapag siguro break time, doon lang siya pwede magpa-picture. Kasi, syempre, hindi siya makakapokus sa badminton. And, syempre, sobrang bait.
yung mga kalaro niya doon sa badminton at yung mga nanonood sa kanya is may palibring Happy Cup ni Tony Gonzaga at may pa Turks, di ba? So, gulat kami kasi hindi namin ina-expect kaming tatlo ng friend ko, sila Juba and Joy, na mga inigas friendship, na binigyan niya kami ng pati kami, binigyan niya kami ng Happy Cup and Turks. So, doon namin nakita na grabe pala talagang kabaitan ni Papa. Hindi lang sa fans niya na mabait siya, kundi sa mga taong ordinaryo man lang dyan. At syempre, pagtapos niya, hanggang ayun, naging nakilala na kami ni Papa P and something, pwede na kami makamanood ng badminton sa kanya kasi nakikilala na kami. And syempre, kilala na niya kami is dahil fans kami ni, fan namin si Inigo Pascual, ang kanyang son. Yes, and ayun, something, pag may mga anniversary si Tita Weng sa kay Papa P fans club, ini-invite naman kami. And ayun, doon kami talaga na top-focus na kakilala. And syempre, pag nag-a-ASAP, tinatawag namin siya, Papa P, then talagang makikilala niya kami talaga. And sobrang bait ni Papa P. Hindi ko expect din ng ganun. Kasi, di ba kasi may mga ibang artista na sobrang sikat, mayayabang. Pero, marami naman talaga. Pero, hindi naman siguro kalahati. Hop lang. So, if i-chismis ko yan sa inyo kung sino yung mga yan. And, si Papa P is, nakita ko is mapagbigay talaga. And, mabait siya sa mga fan niya. Hindi siya talaga yung typically na makikita mo na may pagka-plastic. Hindi. And, talagang, ang gwapo niya. Sobra. Wala akong masabi kay Papa P. Ang gwapo-gwapo niya. Then, ayun, nakakalungkot lang kasi nga is nawala yung franchise sa ABS-CBN pero tuloy pa rin ang Kapamilya Channel. Then, si Papa P is namimiss ko na talaga so much. And, pagkatao ni Piolo is, sasabihin ko is, wala akong masabi. Dahil isa po siya talagang tunay na lalaki. Yes. Si Papa P po is tunay na lalaki po talaga siya. Yung mga nagbabash sa kanya. Ewan ko kung bakit nila sinasabi yun or something. Ang pagkakakilala ko kay Papa P or kay Piolo is totoong tao at tunay na lalaki. Yes. Walang kaplastikan. Promise. Totoo yan. Yes. Ayan na. Nasabi ko na sa inyo. Sekreto ng mga pagkaugali ng mga artista kay Papa P. And siguro, i-chismis ko sa inyo kung sino yung sinabi kong mga artistang mayayabang. Na hop. Yes. So, para malaman nyo yan, subscribe na sa aking channel na Shans Yusuf Soup para updated kayo sa aking vlog. And syempre, thank you sa inyo dahil sa first showbiz experience ko sa ugali ng mga artista, kay Katniel and Liza is maraming salamat mga kalindog kahit dahil naka 2,000 plus views na tayo. And syempre, wag lang po views lang po. Mag-subscribe din para makita nyo po ang mga showbiz chismis ko na totoong-totoo dahil na-experience ko yun ng 4 na taon. Yes. So, maraming salamat mga kalindog. This is Shans Yu and thank you for watching. Bye!